Iso lang muna yung ate. Dito tayo sa lovely Sir RV. Diyan, love. Kararating lang niya kahapon. Diretso siya, diretso sa love. Yan, magandang lalaki si Sir RV dyan. Pagka magandang lalaki, makikita mo naman sa itsura eh. Ako nagpapanggap lang. Ito yung totoo. Ayan o. So makikita nyo naman yung ano eh, maihiwalay naman yung nabubulok tsaka hindi nabubulok eh. Yung nabubulok banda rito. So ganda ka na, ganda ng lugar. Nakakalula lang sa baba, taas. O yan, bigyan mo nga dyan. Dito tayo sa may tondo. Alam na pag mga taga tondo mo, magagaling mag-ibon yung mga nandito. Shoutout sa mga tondo na magagaling mag-ibon dyan. Ang ibon, ang gaganda ng mga ibon dito. Ilan to nga sir lahat? 67 na lalaro sa PhD. Maglaki sa RV. Ang kondisyon ng mga ibon. Ang mga agad na ito sir, ano mo? Grisel ah. Mga abu-abu. Adjustan po yan. Ay, mga brown. Ito po? Ay, mga brown na. Mga ano to sir? Mga... Sablon. Sablon. Dahil masiguradong mga important na tayo nandito. Ay, maganda. Tingin ko maraming hindi ito. Saan ang release na ito, sir? Dito na. Ako, dito po sa baba. Ah, dito sa baba yung release. Dito sa baba yung release. Dito papasok yung ipon. Three times a day. Ah, kaya pala eh. Umaga, tanghali at saka hapon. Pagka patak sa libad ng ipon, ano mo na sa ipo eh. Sa ipo ng ipon, mahahapon. Ano ba? Ganda ng ipon. Three times a day lumilipad to. Pero kahit patak yung tignan niyo katawan. Pagbatak ng ipon, yung katawan nila may pamasay pero magaan sila. Ganda. Sa love tour ko kayo dito. Sa ano na. Sana all ganito karami. Ang gaganda ng ibon. Sir RV. Guys. Nakita ko doon. Nakakita ko ng pansi eh. Ang ganda ng ibon oh. Tapos. May balibo sa paa. Ayan. Ganda. I-check na sa Harbin ko anong lahi. Anong bloodline. Pero yung ipo na makiipon, alam mo yung isla ipo yun. Bando Milen. Mga kaibon. Baka hindi, maraming hindi siguro nakakaalam nito. Yung mga, ano lang, mga nakakaalam. Beggar. Ayun, yung mga beggar, mga online ito talaga eh. Yung pandomil eh, bago sa pandinig ko. So may balayibo siya sa paa. Ganda. Patakang ipon. Ayun, pero may okay pa.
nalag po yung tipi ba? Ay, ito po tipi ba ito? Kay sir, ano to? Kay sir, Melcher Galtera. Alam na din. Ang ganyang ulay. Mga 2K po ito. Ito po yung 2K namin sa PHA. 2K band ng PHA. Breed by Sir Melcher. Galatera. Personal breed niyan. Oh, personal breed. Para sa Pogi, binred yan. Para kay Sir Arby niyan, lilipad lang ano. Shout out to kay Sir Melcher. Ito po. Sir Galatera. Ito po yung ibon niya po. Ito rin, Sam. Opo. 2K band to. Guys, 2K band. Alam na this. Ang laga lang ibon. Masakto yung ano niya, pagka-breed to. Sana lang ilalaglag. Perfect. Pang hento. Ganda ng mga ipon. Ang line na ito, sir? Ano talaga yung mga alin niya? Ang person na ni Carmel. Maganda nga yung lahat. Pero maganda ang katawan ng mga ibon. Ito yung kanina ko pang tinitignan. Yung pagka-drizzle niya, iba eh, parang abo. Ayan. Ganda. Mga 4 months. Ah, 4 months. Kay alam na this. Diba, Sir Joy Love? Tingnan natin pang ano. Ayan. Ganda. Ganda namin pagka-drizzle niya. Parang abu-abu. Ito mga black na ito, sir. Kaya na. Ato. Shout out po kay Sir Simple Love ng Pampanga. Mga masi-line niya po na may masi-line. Tapos kay Sir Kikims ng Pampanga din. Magaling ko lang sa Pampanga, ang lalapit ng mga nag-iibon dyan. At saka kay Sir Joel Manuel ng Tarlac po. Shout out. So, 4 months po, sir. 4 months. Ang sinabing 4 months, Black 4 months, alam na this, nagkabagong sila. Shout out kay Sir ano, Joy Love, Pastor Adet. Pastor. Makakapunta tayo dyan kay Sir ano. Malapit lang sa amin yan. Parang 2 kembot lang sa bahay. Ganda na mga ibon, lilipad ng PHA ito. 3 beses ko. Ganda, batak ng batak yung mga ibon. Hindi kumana mga suit. Ito yung mga bata. Mga new habits. Nakakawasan new habits. Sablog. Kasi karaniwan, pagka ganito, may isip na agad, ano yung dan. Dan. Sablog. Pag mahiling ka sa ibon talaga, pagka ganito, parang ano to eh. Parang yan ang isa, mata mo kayo mo. Sarap tignan sa mata. Ang ibon. Ito yung mga late bulid na to. Ito yung mga gusto ko na size, yung mga maliliit lang. Oo, yung mga maliliit. Kaya ka yung mga malala. Yung mga malala. Okay. So si Sir Arvin, ayaw niya raw yung malalaking ibon. Gusto niya yung medium o small size lang. Kasi nga, yung mga mentor neto, mga veterans talaga, talagang magagaling mag-ibon. So yung mga mentor niya, mga ano na talaga, super advanced.
Okay. Sir, newbie pa lang tayo sa... Newbie pa lang, pero yung mga nasa likod yun na sumusuporta sa kanya. First time maglipad sa First time ni sir maglipad sa PHO. Maraming ano, maraming tumutulong sa kanya. Start na ng training bukas. Bukas lang start na training driver. Ilang beses kayo magte-training? Tatlong beses, kasi isang linggo. 3 times a week magte-training. Ang ibo nila lumilipad ng isang oras mo ba pinapatuloy. Isang oras ng umaga, tanghali, isang oras. So guys, ang ibon dito, ito, mga nililipad sa PHA ito, hindi mga baby. Ito mga baby, talagang pag ginawa ka nyo, yung unang hawak ko kanina, alam ko na batak ang ibon. Kasi iba yung hawak ng mga ibon na ano, pagilad sa init, tsaka batak sa lipad. So ayan, gaganda ng katawan. 3 times a day, isang oras sa umaga, isang oras sa tanghali, isang oras sa hapon. So galing na doon. Doon na sir, tinitin yung plano. Makakuha nga doon. Sir Joey, baka naman. Yung ibon. So, more on ano yan sir? Cargo or... Paano tayo? Bro, pwede mo pakita ng ano, ng katoka. Pakita lang natin sa mga ano, sa mga nanonood kung anong itsura ng mga patoka. First time ko nakita yung ibon. Kararating nyo lang sir, no? May hapon. Nakita yung diferensya ng pogi tsaka hindi, tsaka yung napapanggap na pogi, yung napapanggap banda rin. So guys, to, ito yung ano nila, yung patoka na galing dun sa ano, sa pakita ko sa inyo para rin baka para makita nyo ano yung mga pinapakain ng mga PHA player. Kasi iniisip natin, di ba, baka iba yung mga pagkain natin na pinapatuka sa kanila. So, yung halo, ayan, so balance lang, tingin ko balance lang. Hindi siya maraming ano, buto na ano, na dan peas, green peas, kakunti lang yung mga peas niya. Ayan. May isya kasap, medyo ano yung sap neto, medyo marami-rami ng konti sa halo nila. O yan. So, maganda talaga yung sap sa katawan nila sa mga ipon. Kapag nakita nyo yung mga ipon, magaganda yung condition nila. So, hindi lang ito yung ano nila, binibigay nila sa mga ipon. At meron silang binibigay na ano, na pangmalakasan sa ipon. So, hindi na natin yung kasi nga baka mamaya magulat kayo sa presyo ng mga ano, mga gamot. So eto bago nga sa lahat, si Sir Arvin pala, isang ano, missionary sa Vietnam. So si Sir ay isang pastor na ano talaga, passion yung pag-ibon. Sir, kailan nyo naumpisahan pag ano na to? Nag-umpisa ko sir sa Rojas City. Shoutout po sa mga taga Rojas. Doon po sa club namin sa Rojas. Nagsimula po ako 2010. Balik sa Tagalakad na ako sa Tabina Cansada. Tapos may nakikita ko nagbebenta ng ibon. Sabi ko, bakit may sinsin? So, tinanong ko yung may-ari. Sabi ko, bakit may sinsin yung ibon niya? Nagkakarera ko niya. Sabi ko, ikaw ba may ibon ka? Sabi niya. Sabi ko, sir, meron. Pero yung mga native ko ba? Oh, sabi niya, ilan ba yon? Sabi ko, 20. Sabi ko, pwede dalhin mo dito, palitan ko ng apat lang na kalabate. So, dinala ko po. So, nagpalit kami. Tapos yung unang race ko, nanalo po ako. So, doon po nagsimula. So, shoutout. Ano pangalan na sir ng pili sa inyo? Kalabate. Mga Salapar Brothers po. So, shoutout sa mga Salapar Brothers. Talagang maayos na tao to. Kasi gusto nila...
yung tao na newbie, gusto nilang maranasan yung mga ano. So iba pakiramdam nung guys, pagka ikaw tutulong ka talaga sa kapwa. So tignan mo si sir, ano pa lang, pakain ng pakain, walang alam. So ganun talaga, maski man ako, kung ako ano, patatanggal ko talaga lahat. Tapos yun lang ibibreed mo lang, yung talagang maayos na ibon. Kasi yung pagkain, patukaan nila, gamot, tsaka yung panahon, sayang kasi. Kung talagang mag-iibon ka, talagang tutukan mo na rin, sayang din. So ayan, sir. Shoutout sa'yo, sir. So, maayos na tayo, sir. Shoutout sa mga taga-Kapis, ha. Sa mga nag-iibon dyan. Tapos, sir, nung ano na yun, nung nag-champion na kayo, 2010 yun. Kasi maliit pa lang po yun, sir. Ang ginagawa ko namin yung cellphone, ano nga po yun, nilalagay lang sa Tupperware ba yun? Kasi 2010 pa po yun, sir. Tapos pagdating ng ibon doon, nabubuksan yung... Meron yung ano, nakasisilyado para... So, ginagawa lang dati, ginagawa din sa amin yan dati. Mga darating na ibon, siguro mga first text, yung mga unang nag-text, yun na yung siguradong mananalo. So, hindi pa ganun karami. Yung cellphone, ilalagay sa yung tama yung oras ng cellphone. Taka doon sa magre-release, magkaparehas ng oras, tapos ilalagay sa Tupperware. Sisilyado yun, baka pipirmahan pa yun, mga ganun-ganun. Tapos, kung sino, pagka nakauwi na yung mga ibon, doon nila bubuksan at nandun lahat yung mga player. Sila lahat ang titingin doon para walang dayaan. So, titignan nila doon kung sino yung mga unang ano, mga unang nag-clock. Sa oras lang tinitignan. Sa oras, so siya na yung mananalo. Ganun yung kasimple. Ganun lang yung kasimple dati. Tapos yung patlong 50 pesos lang, malaki na yun. 50 lang. 2,000. Malaki na yun talaga. Mga 50 pesos nung panahon eh. Ngayon, saan pupunta yung 50 pesos? Tapos, tuloy-tuloy na kahit malayo, kahit for good na ako sa Vietnam, hindi mawawala yung passion talaga. Kahit hindi ko sila nakikita or nahawakan, sabi ko, pagpapatuloy ko kasi lahat kong pag-ibon sa akin. Oh guys, pag nakita niyo si Sir Arvin na nag-vlog, ay nag-live, so mararamdaman mo yung ano dun, yung passion niya sa pag-iibon talaga. So nandun, sa nakaraan Thailand, Sir, no? Kumuha si Sir Arvin dun sa Thailand. Nang ibon sa Thailand pa. Ang binigay nung sino yun, sir? Mr. Joe, isang ano, respetadong fan siya sa Thailand. Legend yun ng Thailand. So ang sinabi ni sir, nagkakwento kasi ng kabineto na tumatawag si sir. Yung binigay sa kanya na breeder, yung breeder na proven yun eh. So hindi ka na mag-ano, yung binigay sa kanyang breeder, proven na. Ibig sabihin, yung breeder na yun, naglabas na ng champion na anak. So, tulong din si Sir Arvin ni Sir Mr. Joe. So, Mr. Joe ng Thailand. Ayun. Tapos yan, sir. Itong mga, ano na to? Ito, mga lahi ng, sir, ng mga na-acquire mo kailan ba? Apat po pinagiringan ko niyan. Salamat po ha, salamat sa mga totoong tao. Kasi minsan kailangan makakita ng totoong tao sa industry, na ito, sir. Oh, nakukwento kami ni sir. So, ang dami rin talagang ano, ayoko magsalita. So, sir, masalamat ako sa mga tao doon na tinulungan ako kahit newbie ako sa PHA. Una sa lahat, shoutout po. Maraming salamat kay Sir Saldi Garcia. Wow! Thank you po sa mga ibon nyo na nakuha ko sa inyo. At salamat din po sa pag-mentors. Pangalawa po si Sir Galotera. Salamat po, sir. Tsaka si Sir Joey, Manuel, Sir Simbolo, Sir Kunanan yan po sa ng Pampanga, Sir Dickens. Din po, mga kinunan ko ng mga ibon. Pa-Sir Joy. Sir Joy lang po, si Sir. Mga mentor na tutulong. Mga veterans yung mga yun. So, veterans, tsaka magagaling na nag-iibon talaga. So, sana all. Kung hindi po dahil sa kanila, imposible po ito. Pero naging posible dahil po sa kanila. So, exciting itong ano ni Sir. Nakita niyo daming ibon. 67 to. Lilipad lahat sa PHA. So, ikaw kailan kayo dito, Sir? Makakatapos natin. Hindi. Ano, no, balita na lang, Sir. Pagka yung mga ibon, dumating na. Si Sir naman, kung sige ito, tutuklukan niya itong training niya. Tutuklukan niya itong training niya habang nandito siya. So, 3 times a week daw siya magka-training.
Mukhang magpapatak ng ulo sa mga ibon. Bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!